dito sa Scout Torillo, Quezon City, isang cafe ang tila hindi nauubusan ng customers. Anong oras mo man sila bisitahin? Tinadayo kasi ang masarap nilang kape at mga pagkain kikiliti sa ating panlasa. Yung Kairos po napili po ng owner kasi Greek god po siya, god of prosperity and luck. Tapos dinugtungan na lang po ng Kairos Specialty Coffee. Kasi po before kasi more on coffee lang talaga. Meron po kaming mga flavored coffee, mocha, especially our best seller po. Then we also have single origin, brewed coffee with different kinds of apparatus. Ang Kairos ay kilala bilang Third Wave Coffee Specialty Shop. Ang Third Wave ay tumutukoy sa isang movement in coffee marketing na nagbibigay importansya sa mataas na kalidad ng kape. Establishments that advocate this movement source their coffee beans from individual farms. Mas prefer din nila ang light roasting para mas mapalabas ang distinct flavor ng beans. Ito. Yeah. Masyado mapait, pero weird. Pagkatapos natin ma-medium roast itong mga beans, mga 3 to 5 days pa siya kailangan ipahinga kasi mag-o-oxidize pa siya para mas lumabas yung flavor niya. So, ganun pa lang siya. Wow! Parang nga siyang tsaa. Parang kape na may halong tsaa. Interesting. To be honest pa, hindi ko alam kung ngayon lang ata ako nakatry ng pour-over na coffee. May tedious na proseso silang ginagawa. Ganun ka-exact yung temperature na ginagamit nila para mapalabas nila yung aroma, yung fruity and floral notes ng kape. Dahil meron silang kape, dapat may ka-partner na pastries. Avocado creme brulee and espresso creme brulee. Naalala ko yung avocado, tapos lalagyan mo ng condensed milk. Ah, ang sarap doon. Perfect yun. Bali po kasi yung owner ng store namin is yung wife niya. Siya po yung nag-bake ng pastry namin. So, gusto niya magkaroon ng twist yung creme brulee kasi sobrang common ng creme brulee. So, naglagay siya ng different kind of flavors ng brulee. Then, yun nga po, yung avocado is one of our best seller. Espresso creme brulee. Ito, this reminds me of a birthday cake nung bata ako. Parang may mocha cream pa siya sa gitna. Tapos, iwa-wash natin yan with specialty coffee. Ang swabe niya talaga. Ube champurado with dangkit. Tapos, syempre kailangan ng contrast na maalat. Overall, for me, magandang experience with your friends, like punta ka lang dito with your friends or your family, and then share conversations over a cup of coffee. Alam mo yun, parang yung mga ganitong pagkain, masarap siya over nice conversations. Tapos experience mo lang, i-enjoy mo lang, appreciate mo lang yung ambience, the company of your friends, and yun, more of moment to moment. Nagkikrave ka ba ng hipon today? Hindi mo na kailangan ng iba pang ricados dahil ang recipe na ituturo ko sa inyo is a one-ingredient dish. For our shrimp dish, wala nang masisimple ba dito? Mainit na pan, walang mantika, walang asin, rekta na. So in a way, parang inihahalabos natin yung ating hipon o yung ating shrimp sa sarili niyang katas. So we're aiming na mas makonsentrate yung flavor niya by using nothing bukod doon sa ating pan at saka yung apoy. Mamaya, saan kaya tatapat ang cup sa ruleta na pinaikot ni Shane Saba? Up next,
pagluluto tayo ng bulanglang. Yan ay kung may matitira pang malunggay na maagang binanata ng aking furry friend. Akin yan! Pulong, inuluto kita. Sige ka. Nadaan daw kasi na siya. Gawa tayo ng mabilis na bulanglang. Pag sa amin dito, kadalasan kapag gulay yung dish, yung isasagpaw mo kunyari yung isda, what we normally do is iniihaw talaga muna yung isda. So for our main dish, hindi naman natin siya iihawin na to the point na maluluto or iihawin siya ng kakainin para kainin. What we're going to do here is basically mag-infuse lang tayo ng smoke element doon sa ating isda bago natin isasama doon sa ating iba pang mga gulay. Ayan. So at this point, nakuha na natin yung tinatry kong ma-achieve, which is yun nga, magkaroon ng char doon sa labas or pinakabalat ng ating bangus. So at this point, meron na rin siyang mabibigay nga na ibang elemento doon sa ordinary vegetable soup dish natin. So hindi natin yan huhugasan, hindi natin yan tatanggalan ng kung ano paman, as is na yan. Tapos, yung mga na-forage natin or nahingi natin sa ating kapitbahay na gulay, pwede na natin ilagay kahit hindi pa kumukulo yung pinaka-stock natin. At habang nagsisimmer yung ating mga ingredients dito, kailangan timplahan natin ng paborito nating bagong isda. Lagay na rin natin yung ating ampalaya. Aral lang. Ay, kinain. Kinain. Akin yan! Pinakain yung pulong. Pulong, inuluto kita. Sige ka. Nadaan daw kasi na, Chef. Pakalat-kalat ka sa daanan nila. At this point, lalagyan na lang natin yung ating mga dahon. Meron tayong saluyo at saka dahon nga ng malunggay. Kung meron kayong dahon o talbos ng kamote, kangkong, alugbati, pwedeng-pwede nyo rin isama. Isang bulwak lang nito. Pwede tayo mag-serve. Food Explorers, eto, last time kami magkasama ni Shane, tinalo niya kami. Pero, ganito ako magtanim ng sama ng loob. Hello! Sa muling pagkikita namin, pagsisilbihan natin siya. First time niya ngayon sa farm to table. Yes, opo, first time. At syempre, what better way to introduce you sa ating mga food adventures sa pagpapakilala ko sa iyo ng Rap sa Ruleta. Yung red part would determine kung anong main ingredient natin. Okay po. So, may protein tayo dyan, pwede na tayo mamili ng vegetable. And yung yellow would determine kung ano yung method of cooking. Okay. Okay? Dahil first time mo sa farm to table, come on, spin mo na yan para sa atin, Shane. So, fried fish. Ang una ko po agad naisip is tilapia. Kasi syempre, mostly kapag naisip natin na prito, tilapia agad yung unang papasok sa isip. Kasi ganun sa bahay namin. May hindi ka bang kinakain? Putahe? Wala naman po. Mahilig ako sa bangus. Bangus? Mm-hmm. Okay. Bangus na isda. Tsaka salmon. Okay. Yes. Salmon and bangus. So, nandito tayo ngayon sa Mahogany Market. Kung ano yung available nila doon, yun yung ipiprito natin para sa iyo. Okay. Side dish, any request? Broccoli. Okay. Walang problema. Marami tayong broccoli dito. Actually, marami pa tayong ibang klase ng gulay. Pero, sige. Titingnan natin kung ano yung mas exciting
para dun sa dish na gagawin ko for you, pero akong bahala. So, gusto mo ng broccoli? So, I present to you? Nung ni-reveal po ni Chef, hindi ko po talaga ina-expect as in. Sabi ko, ang galing naisip niya, Chef. Ayan, so ayan. Yung broccoli natin, pero okay lang ba nahaluan ko rin siya ng cauliflower? Sure! Anong kinaibahan nila, Chef? Well, basically, they're from a different families. They're okay. From different families. This one, kung hindi ako nagkakamali, is from the mustard family. Ooh. So ito kasi hindi ito mga natural na gulay eh. Yes. This is basically a product of cross-pollination or cross breeds ng iba't ibang species ng gulay. Ngayon ko lang nalaman yun. Corn, okay lang ba? Yes! Ala, ano kayong lulutuin ni Chef? Ito yung pampano. Pampano. Yeah. Sige, ako na mamimili sa'yo Go, Chef. Isdang gagamitin natin. Sige po. Para ma-experience mo at ma-appreciate. Okay. Ang ibang isda bukod sa mga nabibili sa grocery, ha? Bukod sa ano, common na isda. Aha. Uh-huh. So try. So simple lang yung binigay sa ating putahe ngayon ng ating wrap sa ruleta. So fried fish, tapos sabi ni Shane gusto lang niya ng broccoli. Gagawin natin dun sa ating broccoli tsaka cauliflower, gagawin natin silang parang yung nauuso na cauliflower rice. So yung mga florets o yung parang pinakabulaklak nung ating broccoli is i-grate natin siya. So by doing that, parang nagkakaroon tayo ng itsura ng butil ng bigas. Dadagdagan lang din natin ng mais, yung ating broccoli and cauliflower rice. Mainit na rin yung ating pan. Ready na yan sa ating oil. Season lang natin to ng salt and pepper. And then lulutuin lang natin for about, siguro mga 2 more minutes, pwede na tayo mag-plate. Well, simple lang naman yung dish natin. Sabi ng ruleta, piniritong isda. So, gusto mo ng broccoli? Yes. So, I present to you our fried pampano with broccoli cauliflower rice. Nung ni-reveal po ni Chef, hindi ko po talaga ina-expect as in. Sabi ko, ang galing naisip ni Chef na gumawa ng cauliflower na broccoli with broccoli and corn na parang rice. Kasi mostly talaga, nakikita ko lang siya sa mga co-artist ko po na mahilig mag-diet. Sa lahat. Ang harap niya. Kahit wala siyang sauce or anything, masarap siya. Pwede ko itong gawing ano, everyday rice.